Alam mo na, di ba? May sarili siya na interest of Duterte. And right now, Mike, their propaganda war is ongoing, ha? Yes, against the government. Sino tumitigil. Kaya, why should they we accept anything that will just, yung ano, yung basta may natanggapin, yung palalabuin lang ang sitwasyon. At saka, good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Thank you, Kong. Sa oras ulit, well, dahil hanggang kahapon ang trabaho nyo ngayon, hindi ko alam kung may mga hearing at kung anong gagawin. Marami ng mga resolusyon ang ipinapal dyan sa Congress o tungkol sa mga investigasyon. Sa side mo ba, ano ba yung itutuloy mo? Yung paring tungkol sa Meralco, tungkol doon sa ABS-CBN, o ikaw ba yung sumali dito sa alleged anomaly ng PhilHealth na dapat ting investigahan ng iyong mga kasamahan dyan sa Congress, Congressman? Actually, kasama ako sa most of these investigations kasi ako senior vice chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability. Ang ano lang mamaya, mayroon kami hearing tungkol sa locally standard individuals. Mag-bring up lang ako ng administrative matters para magkaroon na kami ng subcommittees na mag-hear ng ibang mga subjects para tsaka para matapos namin yung mga kailangang tapusin sa ABS-CBN kasi hindi pwedeng iwan namin na nakatiwangwang lang, there has to be a closure to everything. Hindi pwedeng TWG lang, yung mga corresponding resolutions and investigations and executive action has to be done. Kaya isasuggest ko mamaya kay Chairman Alvarado na magtayo na kami ng subcommittees para lahat ito ay merong point person na responsible for every action. Aba, maganda yun. Kung subcommittee, makaka-focus doon sa particular na issue na gusto nyo investigahan kasi pagka yung buong committee, abay malawak yan. Lalo na ngayon, ang dami nang iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee nyo dyan sa House. Di ba ko? Yes, sa dami nang kailangan investigahan. Kailangan talaga magkaroon ng subcommittees para maituntun nga, maituro nga yung responsible na mga kasama namin. Let's say ako ang gawin niya in charge sa isang subcommittee. At least masasabi na ako ang responsible sa investigation na yun. Kasi mahirap na maging blurred lahat. Dapat habang nandyan, palinawin ng palinawin na matapos ang trabaho. Tama yan. At kung sakaling ikaw yung maging chairman o ikaw yung maghawak ng subcommittee, pwede kang makapokus kung halimbawa ang issue tungkol sa Meralco o ABS communication, kung ano man, so nakapokus lang doon. Hindi yung karambola na ang dami-daming sinasalang sa committee. Ano po? Exactly. Tsaka at least pwede kami mag-hearing everyday. Ayun. Na hindi kami naspag masyado kasi kung araw-araw ka naman pupunta sa isang hearing, nakakapagod, Mike. Alam mo yung ABS-CBN, talagang grabe yung pagod namin. Yes, yes. Eh ngayon, everyday ito, siguro at least kung magtrabaho kami ng twice a week sa hearing, it will be enough kasi remember, even in the plenary hearings, andun pa rin kami. We are there every day to make sure that things are accomplished by the plenary for action para sa Pilipinas, para sa lahat na kailangan natin. Tama po yan. At saka maliban dyan. At saka maliban dyan, Congressman, sa magmabuti itong may subcommittee dahil unang-una, kailangan talaga nyo madali na itong ibang mga hearing na ito dahil pag isumite yung proposed budget for 2020-2021, abay, magiging mas busy na ang buong Congress. Alam mo naman, usually pag budget deliberation, hinuhold yung ibang mga committee hearing. Doon nakapokus kayo sa Committee on Appropriation. Hindi ba ko? Yes. Although ang expectation namin sa budget, it may be submitted mga mid-August na. Uh-huh. Kasi ibang klaseng budget ang isasubmit kayo. Remember, itong COVID, wala solusyon eh. Okay. Wala pa tayong solusyon. So we have to come up with a budget that's sustainable, that will make the economy grow, pero at the same time, kaya natin harapin ang mga challenges ng COVID sa ating lipunan. Itong budget na ito, marahil ang pinakamahirap na budget na ipapasa ng Congress. Daba. At kung habang wala pa yung budget na yan, ang balak po ninyo dito sa inyong committee, Blue Ribbon Committee, government good committee ito, kahit na Friday or Thursday, Friday, kasi na medyo mahaba-habang oras nyo eh, dahil alam ko yung Monday to Wednesday, may session kayo sa hapon, maaaring umaga lang yung hearing pero medyo bitin ang oras. Yung Thursday, Friday, although yung Friday minsan wala kayo, mapipilitan na pumasok ang committee para magtrabaho ko. Exactly. Ang budget naman, everyday yan eh. Ang problema nga, sa budget kasi, morning to afternoon yan. Wala na talaga oras mag-investiga. Kaya, ito mamaya, ibibring up ko to sa aming
plenary, sa plenary kami mamaya, pero ito, a committee hearing kagaya ng ABS-CBN, but mamaya nga, yung Committee on Transportation, yung transportation problems naman sa gobyernong ating aharapin. Kaya, admin matters muna, tatapusin namin mamaya para magkaroon ng direksyon ng lahat. Okay. Para matutunan namin na kailangan tuntunin. Kung gusto ko itong itanong sa iyo, kahapon ako usap ko si Congressman Marcoleta at naitanong ko rito kasi kung alam ko na baka nabasa mo na rin yung merong di ba merong statement ng ABS-CBN 2 days ago na nag-o-offer na gamitin daw yung transmission network nila para doon sa educational program ng pamahalaan. Well, ano bang tingin mo ro? Kasi ako naniniwala, no franchise, no broadcast eh. Pero gusto lang ipagamit yung facilities para daw doon sa education. Mukhang nakakita sila ng butas na pa para sila magamit dito. Anong tingin? Legal ba yun? Mayroon bang basihan yun, Kong? Ano yun eh? Parang hito tactics yan, Mike. Eh. Although welcome sana ang tumulong ng tao. Yes. Pero ngayon na meron tayong controversy at tungkol sa mga gamit, bagay na yan. Tsaka even regarding those equipment, may problema tayo dyan, Mike. Eh. So mabuti na, huwag muna natin kalawin yan. We can make do with other resources, no? Tsaka anyway, Mike, kailangan naman mag-upgrade ng gobyerno ng kanyang digital facilities. We can afford to have new facilities owned by the government. Ito kasi sa ABS-CBN may mga problema pa tayo, may mga tax angle pa. We might have to get everything by district and levy later on pagka hindi naayos lahat ng mga problema na iniwan dyan sa ABS-CBN. At saka marami namang network na pwedeng makipag-tie-up sa Department of Education at lalo sa mga probinsya at magagamit nila. Nandiyan naman ang government station, nandiyan ibang mga probadong sektor, lalo na yung mga radio station. Sigurado yan naman ay may time, may oras na ibibigay dahil yung educational program ay dapat pinagtutulungan nating lahat sa totoo lang. Di ba, Kong? Yes. At saka hindi, ang alam ko, hindi ganun kamahal magtayo ng digital stations, yes, ng digital transmitters. Mas mura yan kaysa sa mga analog transmitters na ginagawa noong araw na pataasan ang antena. Ngayon yata parang mas madali iba to, ang signal lang no, ng digital. Kaya we should not really worry about their facilities. Oh. Eh, siyempre, iniiba lang nila usapan. Gusto na naman nila magpagwapo at the expense of our... alam mo na, di ba? Oh. May sarili silang interest na protect. And right now, Mike, their propaganda war is ongoing ha, yes, against the government. Kaya tumitigil. Kaya why should we accept anything that will just... yung ba't kami natanggapin, yung palalabuin lang ang sitwasyon. At saka, isipin mo naman na ayaw, hanggang ngayon ayaw nilang tanggapin na sila mayroong violation. Pagkatapos kayo, nag-o-offer na sila tumulong, di ba? Parang kasiwa naman. Eh, dapat, anyway, kung sa inyong investigasyon ngayong araw na ito, sa darating na araw, saan kayo nakapokus doon? Doon pa rin sa issue ng ABS-CBN o doon sa, ano ba yun, yung Amcara, yung isang franchise na ginamit nila? Yung pag-aari ng mga, ng karandang pamilya. Yung Amcara, ako personally, yung Amcara talaga, I want to see it through. Kasi ito ang ginawang palisot ni Carlo Katigbak na pwede rin sila mag-broadcast using black time. Malaking sampal yan sa Kongreso eh. Malaking sampal yan sa taong bayan. Hindi lang Kongreso yung kanilang binastos doon. Ang taong bayan ang binastos nila sa palisot na yun na pwede rin sila mag-broadcast through black time. Eh mali yun, Mike eh. Huli natin na baba ang pantalon eh. Diba? Kita-kita yes. Natin ang lahat eh. Yes. Napakalaswa ng kanilang pag-iisip tungkol sa Kongreso para na pwede nilang laro-laroin lang. This has to stop, Mike. And we have to set the example. Tsaka ano pa, Mike, we have to file perjury charges sa pagsisinungaling nila sa Kongreso. At saka medyo tagilid ang renewal nito, di ba? Kung di ako nagkakamali, by November, mag-expire yung prangkesa nila. Baka hindi ma-renew yes. Ito kapag nakita itong problema ito. Okay. In fact, I expect one of my colleagues to move na ipa-cancel na ang prangkisa ng Amcara. Uh-huh. Kasi nga, nagpagamit sila ng ganyan na for 24 years, ang Kongreso ay hindi nila ginalang nang sila ay nag-assign o nagpa-usufruct sa ABS-CBN. Mike, it's about time that we call the spade a spade. And ito mga palusot ng ABS-CBN, ayoko na talaga eh. Sawa-sawa na ako sa palusot nila. Tsaka, grabe yung propaganda war. They're really waging war against us. Eh, ito ba ang tamang gawin sa panahon na to? Ba't ganun sila? Nakikita ko yan. Grabe mga banat sa inyo. Pati nga si Mike, kaibigan mo si Mike. Kaibigan ko rin yan si Mike Defensor. Yung anak nga niya, yes. Nadamay na eh. Di ba? Yes. Binantaan pa yung anak. Grabe naman. Huwag masana humabot to. Pero kung ganito, gusto kong makuha yung side mo rito dahil yung ibang mga kasamahan mo sa Congress, alam mo naman, siguro nababasa mo rin, parang sila mayroon pa rin gustong gawin. Parang
Merong silang challenge na sa leadership ng House na dalhin daw uli sa floor. Ay, akala ko mapatay na sa komite, pero gusto pang dalhin sa plenaryo yung isyong yan. Anong tingin mo dyan, Kong? Mike, ito ang sasabihin ko dyan. Sige po. Lahat ng gustong magsalita tungkol sa ABS-CBN ay binigyan ng pagkakataon ng committee hearing. Whether you're a member of the committee or not, they were allowed to speak in the committee hearings and air their side. In yes. fact, hindi nga nila ginamit yung oras nila. Hindi na nila ginamit lahat ng oras na ibinigay ng committee okay. sa kanila. Kasi lahat, wala namang kami pinagbawal. Si Rufus Rodriguez was not a member of the committee. Yes. Edsel Agmat was not a member of the committee. Dito Achenza is not a member of the committee. Yes. Anybody who wanted to talk was given a chance to talk already at that time. Yes. Ano ito, uulitin nila o uubusin nila oras namin? I don't think we deserve anything like this. Okay, so para malinaw, dahil sila, actually nabanggit mo mga pangalan, yan yung nag-move na ano eh, dalhin sa plenaryo eh. So sabi ko, ano ito, mahabang usapan ito, baka dito, huwag naman sana mangyari, baka magkatampuhan na kasi magkakaroon ng redundant sa topic at saka mauubos yung oras ng iba, eh, napakaraming trabaho ninyo. Diba ko? At saka Mike, ano yan eh, meron kami rules dyan eh. Nung ongoing pa lahat yan, tinitiis lang namin yan. We tolerated some of their acts. Na alam mo, pag ang isang matter ay referred to a committee already, you should not anymore bring it up in plenary. Okay. Now that it's already settled in the committee, yes. eh ano pa ba ang gusto nila mangyari? Talaga wala na, Mike. Tapos na yan. Tapos na talaga. Start na yan. Anyway, kung na mabuti at naliwanag yan kasi marami yung nagtatanong din sa akin na sabi niya, Sir Mike, anong nangyayari? Bakit yun parang buhay pa yan? Sabi ko, tingnan mo na, tatanong natin sa mga congressman, sila o mayroong authority dyan. So, salamat din sa paliwanag. Kong, salamat din po sa oras. Alam ko napaka-busy po ninyo. Salamat muli ngayon pong umagang ito.